Another day, another pagluluto na naman ang ating gagawin. Alas dos na nga ng hapon, nag-ready na ako sa mga bagay na lulutuin ko ngayong araw na ito. Naghuhugas nga pala ako ng manok, ito nga pala ay chicken legs, at imamarinate natin gamit lamang ang paprika, garlic powder, at maglalagay din tayo ng onion powder na damihan ko pa, at saka mixed herbs, pepper, at saka salt. Mix lang natin ito together, halu-haluin. Pagkatapos ay irarab natin ito sa chicken. Simpleng-simple lang, ibibake ko kasi ito sa oven. Imamarinate ko to na mga 30 minutes. Pwede namang hindi mo i-marinate, diretso mo na sa oven. Pero ako talaga gusto ko talaga manuot lahat mga seasoning at sangkap. Kaya naman hinahayaan ko talagang mag-sink in yung mga flavoring at saka seasoning. Meron nga pala tayo ditong patatas at hiwain ko lang ito ng pa-circle-circle. Pagkatapos ay lalagay ko sa isang pot. Maglalagay din ako ng tubig, papakuluan natin ito at palalambutin, maglalagay din ako ng konting asin. Ngayon naman ay maghihiwa ko ng sibuyas, meron nga pala ko ditong white onion. Alam nyo ba dito sa New Zealand, nag-grow sila ng maraming white onion at famous talaga sila nito dito lang naman sa Auckland, New Zealand. So kaya mura dito ang white onion, yung red onion naman is medyo mahal. Gigisa ko nga pala yung sibuyas at saka yung bell pepper na hiniwa natin kanina. Pagkatapos maluto, maghihiwa naman ako dito ng spring onion. Gagamitin din natin ito sa ating pagluluto tonight. Ito nga palang spring onion, fresh from the garden. At of course, mag-grate din ako ng cheese kasi cheesy at sobrang sarap ng luluto natin tonight. Hindi ko talaga alam kung anong pangalan nito. Pero napanood ko lang sa YouTube, halo nga pala natin yung naginisa natin kanina na sibuyas at pepper. Ilalagay din natin yung cheese at saka yung spring onion at maglalagay din tayo ng seasoning, salt at saka pepper. Mix lang natin ito together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga ingredients. Ngayon naman ay gagawa tayo ng pancake, dalawang itlog, bibiyakin natin of course. Maglalagay tayo ng konting asin, whisk lang natin. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng milk. Kalahati muna ng milk ang nilagay ko. Pagkatapos, ilalagay natin yung harina. After nating maglagay ng harina, ilalagay natin yung the rest ng milk kanina. So, ilalagay ko sa comment kung gusto nyong malaman kung paano gawin ito. Ang recipe, naglagay din pala ako ng kunting oil at mix lang natin ito together. Pagkatapos nating mahalo-halo lahat ng sangkap, ilalabas tayo ng bahay at magpaprito tayo ng pancake. Mag-scoop lang tayo ng enough na magka-cover ng ating pan. At ilalagay nang natin, lulutoy na to para siyang crepe. So sobrang init nga pala ng panahon. At pinagpapawisan talaga ako dito sa labas sa pagluluto ko. Dito sa New Zealand, pag summer talaga, umiinit talaga ng bonggang-bongga. Minsan naman, umuulan din ng todo-todo. So love na love ko talaga ang New Zealand summer. Pag winter naman ay ayoko talaga, nakaka-depress. So ito nga pala yung ating pancake. Tingnan nyo, para siya talagang crepe na manipis. Lalagay lang natin ito sa plato, separate lang natin. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng stuffing. So yung ginawa ko palang patatas kanina ay stuffing pala yon at ilalagay natin sa loob ng pancake na ginawa natin. So sobrang maraming proseso. Pero hopefully worth it ang pagluluto natin ngayong gabi at magustuhan ng buong pamilya. Ngayon naman ay magbibit ako ng dalawang itlog. Lalagyan ko ng konting harina, dalawang tablespoon lang naman. Lalagyan kasi natin ng breadcrumbs, yung pinalamanan natin kanina, na pancake at patatas. So ito na, sisimulan natin. Maglalagay muna ako ng breadcrumbs sa plato. I-dip ko yung ating roll sa ating itlog. At ganyan lang, para lang siyang chicken Gordon Blue. So napanood ko nga pala sa YouTube yung video at umabot talaga siya ng 35 million. Kaya naman curious talaga ako na gawin ito. First time kong gawin ang recipe na ito. Ngayon naman ay bibake na natin yung manok at ready na siya ilagay sa oven. Maglalagay nga pala ako ng butter muna. Pagkatapos ay lalagay na natin sa oven, cook natin for 35 minutes. At while nagluluto yung ating chicken, ipiprito ko na yung ating mashed potato sa loob ng pancake. Simpleng-simple lang tingnan, pero napakahirap at mahabang proseso pala ito. Pagkatapos nating ma-brown yung ating pancake with potato, ay lalagay natin ito sa clean plate. Chinikon din pala yung chicken at ready na haunin. Ready na i-serve sa buong pamilya. Dinner poop!
You wanna try this one, Sai? I'll just cut it into half, okay? Okay, this one. Try this one. Not that one. Try that one. You want some corn? That's potato. Guys, come on, dinner time. It's potato. Try the mashed potato. You don't like it? You try the mashed potato. Can you cut it for us? Yummy, delicious. Tell mommy you're delicious. Let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight is Bulgarian. Is it? And chicken. Oh, no. The chicken is budget too. I'm gonna open it. I want butter. It takes hours to make this one. What a waste of time if you don't like it. Honest review. Honest review? What's my honest review? Look. Look at my photo. And we gotta put some gravy too. Look at that. Mommy's making here a nice food. You don't like this one? This one? It's a mashed potato. Mashed potato and chicken. What is this? What is there? I put butter in there. Mini butter. Can I have butter? I want butter. You're not eating corn. Are you eating corn or eating butter? Let's try it. No. You gotta eat corn. Otherwise you get no butter. Alright. Is it alright? Come on, butter. Yeah. Can I have some butter too? Not fitting it. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!